Yo, good day mga kabakal. This is George and once again, for today's video mga kabakal, ito ay BIMS mga kabakal. Right? So, sa BIMS mga kabakal, ang pag-layout ng BIMS mga kabakal, madali lang. Dahil wala naman tayong plate dito na ikakabit. Bali, yung ikakabit lang natin ay plate, base plate, and then end plate. Alright. So, ang una natin gagawin dito mga kabakal ay i-check natin yung measurement ng kanyang butas. Okay. So, kasi itong beam na to, nung dumating na sa atin ay may butas na ito. So, ang kailangan na lang natin gawin ay i-check na lang natin kung tama yung kanyang butas. Okay. So, sa pag-check ng butas ay manggagaling ka dito sa may loob ng plate sa dulo ng ating beam. Okay. So, kung makikita nyo dito, minsan, dalawa ang makikita mo dito sa 0 or RD. Okay. So, ibig sabihin ng RD, reference drawing. Right. So, ganyan lang mga kabakal. Sundan lang natin yan. Yan ang kanyang sukat. Kapag once na na-check na natin na tama yung sukat, and then yung tama yung haba ng beam, ay ikakabit na natin. Okay. Ang next naman natin gawin dyan mga kabakal ay maglalagay tayo ng bevel. Kasi ito ay pole strength butt weld or pole penetration butt weld. Ayan, both side yan mga kabakal. Okay. So, sa paglalagay ng bevel mga kabakal, ayan, kung makikita mo yung kanyang welding symbol, ayan, single bevel, both side. Okay. Ngayon, pag nakita mo sa kanyang buntot ay flange ang ibig sabihin yan mga kabakal. Okay, so ito yung flange. Alright. So, kung sabaga maglalagay tayo ng bevel dito, both side yan ha. Yan, both side yan mga kabakal, ang bevel natin. Kasi yan ay pole penetration butt weld. Okay, so sa web nyo naman, ito, pellet weld, 10mm, both side, ang size ng kanyang hinang. So, ito ay web yan mga kabakal. Okay, so ito yung ating top view, and then ito naman yung ating side view. Okay. Kapag once na tumingin tayo mula dito, papunta dito, ito ang makikita natin. Right? Kapag tumingin naman tayo dito pababa, ito ang makikita natin mga kabakal. Yan ang top view. Okay. So ito, kung makikita mo itong line na to, na ibang kulay, ayan. And then ito naman, ay kulay blue, na solid line. Ibig sabihin yan mga kabakal, yan ay, ayan ah, kung makikita nyo, 11P38. So ito yan mga kabakal, ayan ah. 11P38, ayan, 11P382, ayan, 5mm, tapos yung kanyang lapad 40, ang kanyang haba ay 3,242. Okay, yan ang kapal ng ating flat bar, 5mm, so yan ang ating lapad, 40mm. So ito yan mga kabakal, yan. So ibig sabihin nito, ng B and S ay both side, ang tawag dyan. So ibig sabihin magkabilaan. Kasi nga ito naka-side view, one side lang nakikita natin kasi naka-side view. Kaya nilagyan ng BS, ibig sabihin yan both side pati yan sa kabila. Okay, so ito yan mga kabakal. Ito, ay ito yan, nakikita natin kapag sa top view. Tapos ito naman, ay nasa baba. Hindi yan makikita dito kasi natatakpan ng plate natin sa taas. Alright. So ayun, ganun din, sa kabilang side ay same lang yung kanyang welding symbol. Okay, so both side yan mga kabakal, yung flange. And then yung 10mm sa web. Alright, so kung makikita mo dito, yan, ito yung sample ng stitch weld. Okay, ito. Arrow line, tapos all around. Ayan, reference line, tail. Okay, ngayon 5mm pellet weld. Tapos, ang haba ng ating hinang ay 200, and then yung haba ng kanyang gap ay 200 din mga kabakal. So, yan yung i-apply natin na hinang dito sa may ating flat bar. Alright. And then, after natin i-apply ito, titingnan natin dito sa may buntot, may nakalagay na si weld note. Okay, so may mga additional na information. Yan, katulad niyan. So, itong part na to, ang first pass,
5 mm pellet weld, both side, 200 mm hit, and then yung hit na yan, yung haba ng welding, and then 200 mm miss, yan yung ating gap. So ito na yon. Okay, nagawa na natin. Ngayon, nakalagay doon sa may buntot niya, si weld note, may second pass pa. Second pass, 5 mm pellet weld. Ayan, 2 NPL. Missing, 200 mm to create poly link weld. So, ibig sabihin, itong gap natin na 200 ay, wi-weldingan pa ulit natin yan para makapag-create tayo ng pull link weld. Kung sabaga, baliwala na itong gap natin. Pupunuan pa natin yan para magiging pull weld lahat yan, yung ating handlebar. Okay. So, ito yung A, yung arrow. Kung makikita mo, ang tingin natin palabas. Okay. Ngayon, ito yung ating A. Alright? So, ito ay naka-solid lane. Ibig sabihin, ay nakaharap sa atin yung ating beam. Okay? Or column. Right? So, ang ating materialis nga pala ay WC500. Okay? So, ibig sabihin yan, welded column or UC500. Yan ang kanyang sukat ng lapad ng kanyang web. And then, mula dito sa may taas ng web, both side, ay 500 din. So, yan ang tinatawag na UC. Okay. So, ganun din. Kung ano nakikita natin dito ay, ganun din nakikita natin na welding symbol. Alright. So, yan lang mga kabakal. Sana may natutunan kayo kahit papano. Okay. Kung may mali man na sa aking paliwanag, ay pakikorek na lang. So, hindi po ako perfecto mga kabakal. Okay. So, yun lang mga kabakal. So, sana napagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo. Yun lang mga kabakal. Thank you and God bless.